Family problems, family solution, hindi sa media. Now, you will tell us magkaisa. Ito, suggestion ko. Ayusin nyo muna kayo-kayo, First Lady, Senator Amy. Tapos, yung mga vloggers nyo, ayusin nyo muna. Then we will believe that you are a strong leader na kaya mong sabihan yung iyong tao. Tumahimik kayo, magkasundo kayo. Bago nyo sabihan yung mga taong hindi pa sumuporta sa inyo. Si Senator Amy, hindi sinipot si BBM. Ay, nako, ading. Ano daw? Sino ba kausap mo, Presidente? Ilocano ba o Amerikano? Yung totoo, nasan ba si Presidente? Nasa Amerika ba to? Nasa Ilocos? Naman. Alam mo, para, style to. Gusto mo makuha yung puso ng iyong mga kababayan? Or kung nasa ibang bansa ka o nasaan ka, you talk their language. Marcos, may tanong ako sa iyo. Marunong ka bang mag-Ilocano? Di ba Ilocano ka? O Ilocanong hilaw, kagaya ko? Hindi. Ako kasi, I'm 50% Ilocano, pero hindi ako marunong magsalita. Pero definitely, hindi naman ako mag-i-English dyan. Hindi ko alam saan ba to, sa Lawag. Galing kami dyan, hindi naman mga Inglesero tao dyan. Excuse me po, I'm not saying hindi marunong mag-English ang tao dyan. Pero hindi yan ang kanilang first language. As far as I know, pag nakakausap ko sila at pag nadidinig ko sila, pag sila ay nag-usap-usap, Ilocano. Panay nga ang okay ni Nam eh. Totoo po yan. Oh, hindi ko alam kung saan to sa Lawag. Pero kasi nadistino kami sa Lawag for some time. Ilocano sila doon. Marcos naman. Mag-Ilocano ka naman dyan. Kung ayaw mong Ilocano, at least mag-Tagalog ka. Sino makakaintindi? Again, hindi ko sinasabi na hindi nakakaintindi ng English sa mga tao doon. Pero kung ako makikinig, nakakaunawa ako ng English. Pero ganito na, boring na siya. Hindi ko pa maintindihan kung saan tutungo yung kanyang pinagsasabi. Tapos English pa. Tingnan nyo ano pinagsasabi niya. My father is watching. Probably. Hindi ka pa sure sa speech mo. Mag-Ilocano ka! Sir, President Marcos. Ano ba yan? Minsan na nga lang magsalita. Alam mo, pagka magsasalita ka, dapat you connect doon sa iyong audience. Eh, kita mo si PRRD, kahit matanda na, may tikas pa rin. May asim pa rin. Bakit? Marunong eh, ang sense of humor. Alam niya paano abutin yung tao. Noong kampanya, kahit utal, nagtatagalog yan, no? Sabi ni Ma Dolores. Si PRRD may mga ganyan-ganyan ba? Hindi. Kaya niya magdala ng stage. Malalaman mo kung sino yung magaling? Kaya niya magdala ng stage, mag-isa siya. Ayan si PRRD. Ano ba to, Coach Oli? Pagalingan ng speech? Hindi. Kung hindi mo lang din maaabot yung kakausapin mo, huwag ka na magsalita. Minsan na nga lang magsalita eh. Mga Ilocano kausap eh, pambihira naman oh. Sa besperas ng selebrasyon, sinabi sa Facebook ng senadora na hindi siya dadalo. Tiyempo raw kasi ang petsa nito ngayong taon sa petsang hindi niya magawang magdiwang. Nataon kasi ang tanok ni Ilocano ngayong taon sa besperas ng 37th EDSA People Power Revolution Anniversary. Hindi ko mag-gets. So kung anniversary ngayon ng EDSA, medyo hindi ko to maintindihan kay Amy ha. Ginagamit niya lang bang rason yung EDSA? Dahil ayaw niya talagang puntahan yung kanyang kapatid? Kasi hindi ko makita ang koneksyon. Eh no, ngayon kung EDSA at magse-celebrate kayo. Iba naman na sine-celebrate nyo eh. Hindi naman ibig sabihin pumunta ka ron para mag-celebrate ng EDSA. Eh, hindi ko alam paano ipagtatanggol to ng mga ensimada. Tinabon ko ng bonggang-bongga ang aking anak, si Gova Matt. Yung aking bunso na naging governor, hindi nag-iisip kasi bagets pa katulad. Yung anak kong governor, hindi nag-iisip kasi bagets pa. Eh, alam mo pagkasabi ni Senator Amy na ganyan? Para niya sinasabi, yung kapatid niyang si President Marcos, hindi nag-iisip, pero hindi na bagets. Matanda na, hindi pa nag-iisip. Parang ganun ang datingan. Bakit? Eh, sinabi niya, bakit ka pupunta dyan? Magse-celebrate, eh, alam mong EDSA ngayon, napagsabihan niya. So, para sinasabi niya, yung mga nagse-celebrate dyan, hindi nag-iisip, including si President Marcos. Nyo, ayan naman, ang mga millennial, wala nang pake sa EDSA. Sabi niya, what's the fuss? Ma'am, eh sabi ko, naku anak, hindi ako nagse-celebrate, bahala ka sa buhay mo, hindi ko kaya. Tapos sabi niya, eh ba't ganyan? Eh sinabi ko, basta hindi muna ako pupunta, hayaan na ninyo ako. Yung mga bagets daw, wala nang pakialam sa EDSA. Ako, hindi na po ako bagets, wala rin akong pakialam dyan EDSA. Di, eh pasensya na po ha, ako talagang wala akong pakialam dyan. Bakit? May nangyari ba? Pa-EDSA-EDSA na yan. Lubog na nga, namubog pa. Hindi ko lang maintindihan kay Senator Amy. Hindi naman yung EDSA ang isine-celebrate. Hindi ko alam kung ano pinaglalaban niya. Sabi kasi niya, Ma'am, no one remembers that na. Tapos na yan. That's over for my generation. Ayan.
Tama nga naman. Ma, no one remembers that. Sa akin, ni-move on na. Ang tagal naman na yon. 1986 pa yung EDSA. O ano na ngayon? Naman. Nilalangaw na nga yung EDSA. Ano ba naman? I miss, Senator. Wala na ang dilawan. Era ng dilawan, tapos na po. Ang uso ngayon, pulawan. Kaya move on na rin. Pulawan na tayo. Move on din. At saka, hindi ko talaga makita yung connect. Parang kasing lumalabas dito, meron lang silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang kapatid. Ayan po ang sa aking tingin. At ginagamit lang yung senaryo ng EDSA na yan. Kasi wala namang kakonek-konek siya. Kung ngayon, kung gusto mong alalahanin pa rin yung EDSA, eh okay lang. Ibig ba sabihin, pagka may araw ng EDSA, hindi ka na magse-celebrate? Konek, parang ano lang. Eh sabi ko, but for me, it's still a day of reflection. So, hayaan mo na muna ako. Hindi ko kaya that day to be dancing and singing. Dapat pag EDSA pala, sila malungkot. Ano ka rin? Mag-fasting na rin kayo. Oh. O kaya, ihampas-hampas mo yung gano'n, yung tapos mag-fasting ka. Para malungkot dapat. Ay, yung best friend mo, Senator Amy. Ayan o. Best friend mo, si Hipag. Paano kasi sila mag-usap? Hi, Hipag. How are you? Nagpadala siya bulaklak at yung pagkakahati at parang pinapalabas na tayo ay magkaisa. Ayun, pagkakaisa daw. Magkaisa. Lucas talking. Are you kidding us? I suggest, ipakita nyo magkapatid na kayo ay nagkakaisa. Then, tell us, magkaisa kayo. Diyan makikinig ang tao. Saan? Practice what you preach. Lead us by your example. Pag-ayos na kayo, saka tayo magkaisa-isa. Ayusin nyo muna yung vloggers nyo. Sila-sila nga. Hindi. Nagkakagulo eh. Anong nangyari dyan sa UBIP, UBIP na yan? Sa mga vloggers na yan. Eh, balita ako, may kumuha na dyan ano, politiko. Ay, suwas! Ano alok dyan? Ensimada? Ang galing, no? Hangad yung magkaisa. Try mo nga pagkaisahin si Amy tsaka yung asawa mo. Hindi, try lang. Try. Hindi ko sinasabing magkaaway sila, ha? Pero kasi pakinggan nyo yung bibitawan dito ni Senator Amy. As a general rule, we are on the... I hope na nakikinig naman kahit paano, kahit bisibisihan. Marcos! Bisibisihan ka raw. Presidente BBM, I hope nakikinig naman kahit bisibisihan. Ading, submit to ate. Grabe, ang hirap ng kalalagayan ni Marcos. Meron kang asawang strong, weak ka pa, tapos meron kang strong ate. Isang kalulugar, isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang lalaki. Yung ikaw ay weak at mapaligiran ka ng strong na mga babae. Aruy, wala kang peace of mind, kaliwat kanan. And at the same time, kapag nagkakamali, eh talagang para sa manang, di ba? Yan ang papel ng ate, talagang kukutusin ka. At talagang, sabi ko nga, tiisin mo na, ganyan talaga naman ang papel ng manang, babatukan ka pag hindi isang ayon sa ginagawa. Grabe. Hindi, ito ha, nakakatawa lang itong pakinggan ha, pero this is very insulting to our president. Remember, she is talking about his brother, but also the president of the country, the president of the Philippines. Ganyan ba sagin niya sa camera, sa media? O, nung tinanong, nagtanawagan kayo ng magkakaisa, pero ang sagot ni Amy, normal naman sa magkakapatid ang hindi magkakaintindihan. Normal po yan. Hindi ko po sinasabing hindi. Napaka-imposible naman na ang magkapatid ay laging sangayon sa isang bagay. So, normal niya meron hindi ka papagkaunawaan. Parang mag-asawa. Hindi naman laging magkasundo. Robot yung kinuha mo. Pero, ngunit, datapwat. Halimbawa, ako ay may asawa, hindi kami magkasundo. O halimbawa, ako ay may anak, hindi kami magkasundo. O halimbawa, ako ay may kapatid, hindi kami magkasundo. Hindi ko na babasagin sa media. Sinusolusyonan nyo yan ng kayo-kayo pamipamilya.